Ngayon po, Attorney Mark, sino ba ang may mga responsibility na protektahan ang financial account ng mga depositors? Ang may responsibility ang bangko. Bangko ang may responsibility, mga financial institutions ang may responsibility. Like for example, bangko mo, tapos hindi nakasecured ang inyong mga bank accounts. Pag tapos na-hack pa rin yun, kahit na hindi mo naman binigay ang password mo, hindi mo naman binigay ang OTP mo, tapos na-hack ang account ninyo, tapos na-withdraw, using the... Kasi hindi naman nag-secured ang banko, ang kanilang mga bank accounts, pwede ang obligasyon ng banko, dapat bayaran lahat ng nawawala na kwarta. Hmm. Bayaran dapat yon. Ang banko ang magbabayad dahil sa katangahan nila. Banko yan. Kasi, pero, willing ka naman. For example, binigay mo yung... Nataka ka din eh. Hmm. Binigay mo yung account mo, binigay mo yung password mo. Pero normally, makita sa banko yan, o nakita mo, o bakit na every hour nag-withdraw ng 100,000 mm. parang iba yung transaction, parang unusual. So dapat i-close na yun ng banko, dapat bantayan ng banko yan. Kasi kung hindi binantayan ng banko, bakit iba-iba to every hour 100,000 tapos 100,000 bang, so may then may nakakaiba sa transaksyon, pwede i-hold yun ng banko. Tapos yung banko dapat bantayan talaga lahat ng financial accounts ng kanilang mga depositors. Hindi lang dahil na binigay ng password, binigay ng OTP, hala, exempted ang banko, hindi ganun. Kasi pag nakita ng banko na unusual yung account, kailangan bantayan ng banko yan. Kasi kung nawala ang kwarta, dahil hindi binantayan ng banko, dapat ang banko liable sa perang nawala. Restitution dapat ang gagawin nila, bayaran nila lahat ng kwarta na nawawala. At saka at the same time, may mga banko na very irresponsible na binibigay din yung information ng isang depositor. Kasi minsan, kunyari, in my case, nag-credit card ka dito sa bank na to, tapos nag-credit card ka sa kabilang bank. Bakit yung isang bank na to nag-call? Oh, yeah. Ibig sabihin, nabibigay yung information mo as a private depositor. So, kailangan may liability din. Tama, yung banko. Yan. Kasi ang banko has no obligation na to keep all the information confidential. Yes. So, hindi dapat nila i-disclose ano yung password mo, ano yung account number mo, unless kung may waiver. So, that's why may pipirmahan ka na waiver. So, normally, hindi dapat ibigay lahat ng information sa'yo, lalo na may tinatawag tayong secrecy of bank deposits. Secrecy of bank deposits, secret dapat lahat ng deposito mo, at saka lahat ng information, secret yon. Lalo na pag foreign, may tinatawag tayong absolute confidentiality of foreign accounts. So, hindi dapat yan basta-basta i-reveal ng mga banko ang lahat ng information ng kanilang mga depositors. Yeah.